Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin ang dalawang kwento ng dalawang babae na parehas na nasa bingit ang alanganin. Una, ang anak ni Jairus. Sabi nga sa Ebanghelyo, she is at the point of death. At makalipas ang ilang sandali, siya ay pumanaw din. At ang isang babae naman na may hemorrhage for 12 years na walang nagawa ang medisina sa kanya, she grew worse. These are two situations where human solutions seem to fail. Alam niyo po, habang pinagninilayan ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari sa aking nanay noong 2021. Siya ay nagkasakit ng COVID-19, Delta variant. As in, malala. She is at the point of death. Kaya naman kahit na alam naming masakit, nag-decide kami na siya ay ma-intubate. Alam niyo, hindi ko maitatanggi na noong mga times na yon, talaga namang we really storm heavens for her healing. I was also desperate to the point na akalain nyo ba na naibulong ko pa sa Diyos na, Lord, chance mo na to para gumawa ng himala. But my mother's situation got worse. Kaya naman tinurukan siya ng mga high dosage ng iba't ibang gamot, sinaction yung baga niya, etc., etc. And eventually, after 21 days, she died. Pero, kahit na ganun ang nangyari, alam kong mayroon pa rin himala na nangyari sa aking nanay at sa amin na rin. Alam niyo, habang siya ay nakaratay, she never ceases to pray, to look at Jesus, kasi nag-request siya noon na maglagay ng imahe ng Sacred Heart at ilagay ko daw yun sa harapan niya. Alam niyo, kahit na alam niya na hirap na siya, nakatingin lang siya kay Jesus. She was able to let go peacefully, not because she is desperate, but because she learned the greatest lesson of all. My mother was healed from all her anxieties and fears, and she was able to entrust her whole heart and her entire life to God's mercy and love. On our part, ano ang himala? Yes, ang pagpanaw po ng nanay ko really broke my heart a lot. But it also fixed my vision in Jesus. Alam nyo, na-realize ko na minsan talaga, like the experience of the people in today's gospel, God will allow you to be in a desperate situation. Walang makakapitan, feeling mo, nag-iisa ka na lang na lumalaban. Only for me to realize that I don't really need anyone or anything but Him. To learn how to truly and deeply trust in Him. My dear brothers and sisters, perhaps you are suffering right now with sickness or burning with anger sa isang tao na nakasakit sa iyo. O hanggang ngayon, you are unable to forgive an old hurt about you or about other people. Or you are a bit depressed. You know, this is a great opportunity to manifest courage like the woman with hemorrhage to reach out to Jesus, most especially
in your prayers and to be like Jairus, to strengthen our faith that Jesus is always with us in every struggles sa buhay natin. Kaya nga kung babalikan natin yung gospel natin, hindi ba? Anong sabi ni Jesus sa babaeng dinudugo? Your faith has healed you. At anong sabi niya kay Jairus? Jairus, have faith. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin, hilingin natin higit sa lahat na magkaroon tayo ng pananampalataya. Yun muna, kasing liit man ito ng butil ng mustasa. Subalit, kung ito ay kasing tibay ng bundok ng Siyon, ang pagkakaroon ng pananampalataya pa rin ang unang himala sa puso ng bawat tao.